Yo. May gusto lang akong sabihin tungkol sa previous live stream ko kung saan I admit sobrang kupal ko. Sa totoo lang, nasabi ko 'yun nang dahil sa kabiglaanan. Sinabi ko yung mga pinakamasasakit na salita na ayaw kong maisip para lang ma-justify yung sarili ko. At yun na nga yung kinalabasan. Wala akong balak na magdahilan. I already said it. And wala naman talaga dapat pwedeng idahilan pa dun. Wala akong intention na makapanakit ng damdamin ng iba. Sadyang nabobo lang talaga ako. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede ko nang sabihin ng kahit na anong gusto kong sabihin at lalong-lalo na hindi ko dapat sinabi yun. Kaya the least that I could do is humingi ng tawad sa lahat ng nasaktan sa inasal ko. I'm really sorry. Sa mga video editor, it was an honest mistake. Humingi ako ng tawad sa mga namaliit ko profesyon. It was never my intention. Also, I know na hindi yun yung pinapunod-tulo as to why we're having this conversation. Alam ko na yung pinakamali ko doon was that I acted up. I acted up without thinking at dun sa sitwasyon na yun, I have nothing to say. I mean, apology or not, that should not ease or rid you of your hatred. I understand. I totally understand if you're still going to hate me for it. Wala eh. Consequence yun ang katangahan ko. Sa posisyon kong to na ako yung may mali, dapat ako yung mas umiintindi, ako yung dapat mas mahinahon, kung kaya naman, utang na lukuto sa inyo, na kailangan ko maging mas maingat sa mga pananalita ko, kasi alam ko sa sarili ko na I could have handled it better, di lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa mga tumitingala sa akin at sa mga na-impluensyahan ko. So yeah, that's it for now. I'll explain the details in a later video. Salamat sa oras nyo. Namigyaki ang puta. Potingi. Gina G kayo umiyak. Hindi nyo alam kung ano i-edit. Pag-inom yun, pre. I-edit mo, pre. Ano i-edit mo? Napakadali lang. Gagawin mo lang, trim. Pag-trim mo, tapos na, export na agad. Pre, alam mo kung gaano kadali yun? Ginagawa ko ka wala pang 30 minutes, tapos na ako. Export ko wala pang 10 minuto, tapos na ako. Tapos puputak kayo dito ng, ang baba naman. Tapos ay kukomment nyo yung reach ng mga professional. Ano katanga? Bobo mo naman, pre. Kung kayo magkalat ng atangan sa ibang live pa nga, eh di ikaw gumawa. Kaya nga ako gumagawa, pre. Ako nga gumagawa eh. Sino ba gumagawa? Ako, di ba? Patangan nyo? Kaya naghahanap ng editor? Kaya naghahanap? Eh kayo, puro kayo putak dito. Kala nyo naman, may mga ebas kayo. Ano bang ebas nyo, pre? Ito, pagbigyan natin tong mga to, pre. Skip chance to others. Pagbigyan natin tong mga bugok na to. Pa-edit ka sa fiverr.com, $5 to $10 for 1 minute vid. Alam nyo ba yung mga pinapa-edit dun sa Fiverr? Professional. Bakit? Kasi, professional din yung edit. Ha? Huwag kang tanga, pre. Ano ba i-edit mo? Trim lang, pre. Babayaran kita ng 500 para sa trim. Nakita mo yun? Nakita mo yung common sense dun, pre? Panira ng laro kasi, pabibo tong mga to eh. Toxic pa sa mga tao. Mama mo toxic, pre. Kayo, magto-toxic kayo dito. Tapos, sasabihin nyo, toxic ako pag pinalagan kayo. Ano klase dun? Anong klase dun, pre? Napaka-buenas, pre. Napaka-buenas. Don't mind them. Di gusto ko pansinin. Ipatay na ako. Okay na ako, pre. Pagbigyan natin itong mga smurf na to. Pucha na yun. Magto-troll kayo dito. Smurf pa nga. Nag-shit lang tayo. Comment kayo dito, naka-smurf, man. Labas nyo yung mukha nyo. ZENPro. Huwag to-toxic kayo dito, tapos pag pinalagan kayo, sasabihin nyo, toxic ako. Ano yun? Ano yun? ZENPro. Paano maging tanga? ZENPro.
Hoy common sense, hindi lang pag-trim ang binabayaran sa pag-edit. Yung requirement mo 1080p 60fps 50k bitrate. Hindi pang low quality yan, kaya huwag kang bobo. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, tingin mo ang may kakayan mag-render ng ganyang ordinaryong editor lang. Ang bobo ka at walang alam sa mundo ng mga editor. Sige, pagbigyan natin, no. Sabi niya hindi daw ordinaryong editor. Okay? Sabihin na natin hindi ordinaryong editor. Ano ba yung hindi ordinaryong editor? Pre, naka 2600 or 2500. Pero pre, second generation ng Ryzen, hindi ka makapag-edit. Pre, 30 minutes tapos na ako. Paano nangyari 'yon? Hindi makapag-edit ng ordinaryong editor? Wala kang second gen? Pucha na 'yan, pre. Second gen lang 'yon, pre. 2500 lang 'yon, pre. Hindi pa OC 'yon, pre. Tapos maghahanap ka ng paano maging tanga? Trim lang, pre. Hindi daw binabayaran yung export. Ay, hindi lang daw yung edit yung binabayaran, pati daw yung export. So ibig sabihin, yung pag-export mo ng 2500 ng Ryzen 2500, ang bayad na doon magkano? 1,000? Dahil lang nag-export ka ng 30 minutos. Sabihin na natin 30 minutos ang export mo. Pre, 30 minutes, pre. Napakatagal na noon. Napakatagal na ng 30 minutes, pre. Samantalang sa akin 10 minuto, wala pa, tapos na. Ako pa puputaan nyo, pre. Hindi porke editor ka, hindi na ako marunong. Bago ko pinasok yan, alam ko kung gaano katagal. Hindi, huwag tayong tanga dito, pre. Ang iniisip nyo kasi professional rate. Huwag kayo sa professional rate tumingin. Tignan nyo kung yung trabaho nyo ba, magkano ba dapat ang bayad nyo sa trabaho nyo. Hindi yung putang ina, napakatanga ang puta. Ba't 200 lang? Kalma. Oh, Buraot pa nga. Naku. Eh di ikaw mag-edit. Pre, ako naghahanap. Kayo pumuputak. Tapos sasabihin nyo, eh di wag ako mag-edit ng video ko. Eh, pre. Ang ina na ito, napakaingay na itong bobong to eh. So yun nga. Ako daw mag-edit. Eh, paano kaya kung sabihin ko sa'yo na, eh di wag ka mag-apply para hindi ka mukhang tanga. Diba? Uy, report nyo, pre. Report nyo. Pa-report nyo yung page ko. Report nyo yung page ko. Sabi, tapos lagay nyo, ano ba? Hate comment? Hate comments? I-report nyo yung page ko ng hate comments kasi pinalagan ko yung mga hate comments ng iba. Tapos, ano pa? Ano pa ba pwede nyo ipang report dito? Tayo lang, off mic ako. Left? Paano nga sila, please, explain nyo kasi sa akin, paano sila na-exploit? Ha? Wala pang 30 minutos, tapos mo na yung edit. Wala pang 10 minuto, tapos mo na yung export. Literally, 50k bitrate. Feeling nyo kasi ang taas-taas nun. Pero subukan nyo munang i-render sa 2600 na Ryzen. Pre, wala pa ang GPU yun eh. Wala pang 10 minuto, tapos na. Tapos masyado kayong mga bida-bida dito na sasabihin nyo minamaliit mo yung mga editors na Pilipinas. Paano kung minaliit? Naghahanap ako. Hindi ko sinabi na, pre, kailangan nyo akong pag-editan. Ang sabi ko, I'm looking for an editor. Okay? Masyado kayong pabiboy. Pa-report yung page ko, sabihin nyo hate comment. O di kaya, ito pwede nyo sa pa-report. Editor with no editing skills. Pucha pre! Ano nakakatawa dun? Ikaw, mabibigyan ka ng chance. Nabayaran yung pag-i-edit mo na hindi ka naman marunong mag-edit, na aaralin mo in fucking scratch. Tapos nabayaran ka pa? Woo! Yung last yung magreklamo, Filmora lang naman kayo nag-i-edit. Pre, Filmora lang, man. Paano ba, Filmora lang naman, pre. Kahit Filmora, okay lang eh. Bakit? Trim lang naman problema, man eh. Trim lang naman gagawin mo kahit mag-Filmora, kahit nga hindi pro na Filmora gamit mo, yung Filmora lang na ano eh. Ano ba tawag yun sa isang Filmora? Basta hindi yung pro. Pero license. Nice!
Kahit hindi nga yung pro yung kailangan mo ng filmora, yung filmora lang na ni. Yung normal na filmora lang. Napakadali lang magano, mag-trim. Sasabihin niyo, hindi mo, hindi mo babayaran yung hindi mo babayaran yung expert. Pre 50k? 50k yun na iniiyak niyo dahil sa 50k bitrate? Kaya wala pang 10 minuto na expert ko na yan. Kasi di alam ang rates sa mga editor, lolo baller mo. Lolo baller. Hindi ko alam ang rates ng editor. So bakit? Bakit nyo pinuputak dito na asa may pinuputak nyo? Bakit nyo pinuputak na minamalit ko yung mga editor? Bakit nyo pinuputak na minamalit ko yung editor? May sinabi ba akong mga tanga mga editor? Nag-iiyak kayo dito. Hindi nyo nga alam yung pinapa-edit, pre. Isang clip, min, 2 minuto. Ilan ang ilalagay mo? 5 clip, tapos ka na. 10 minuto, 5 clip, tapos ka na. Tapos ipuputo. Mga taga-ABS yan na editor, kaya di na nagkakalit. Ah, kaya pala. Mabigatin pala eh, mga ABS, mga editor pala ng ABS to, pre. Ang problema dito, pre, ito yung mga tipong nag-graduate for ed. Alam mo yun, like, they have a professional, like, levels of like, ano ba yung tawag doon? Hindi ko alam kung anong klaseng course yung ano yung para sa editing. Pero basically ganun, like itong mga to, ito yung mga editor, naging editor dahil pinag-aralan nila. Hindi yung editor dahil passion mo siya kaya inaral mo. Alam mo yun, talagang inaral nila, nag-school sila, ganun. Pero hindi yung mga yung naging editor lang just for gusto lang nila mag-edit. Basically. Ayun, multimedia. Tapos pre, yung simpleng 200 to 500 na tag ito. 200 to 500 per video na for hire. Papatulan nila. Like, gaano kayo kababa? Gaano kayo kababa? Kung ipapaedit ko sa inyo, commercial. Pre, commercial na pang professional. Pre, napakababa pa ng 1,000,000. Napakababa pa ng 1,000,000. Sobrang baba pa ng 1,000,000 para sa 3 minutong commercial ng professional. Pero pre, ang kaso, hindi to vlog. Hindi to kung ano-ano. 2 minutes lang to ng PUBG. 2 minutes lang to ng PUBG, pre. 2 minutes, 5 clip, 10 minutes. Pre, alam ko ang troll sa hindi. Kita niyo naman, pre. Kita mo naman, pre. Hindi yan nagtotroll. Legit yan, pre. Tignan mo naman, pre, yung iniiyak na ito. Hindi naman kayo yung nire-replyan ko, eh. Yung nire-replyan ko dito, yung limwell na... Feeling kasi nila vlog yung i-edit. Feeling nila commercial i-edit. Pre, 1,000,000 nga. Hindi nga kasapat ng 1,000,000 sa 3 minutes na commercial edit po channel. Tapos, kukumpara nyo dito. Ano yun? Saan ka nakakita ng stream 50k bitrate? Paano maging tanga, pre? Stream 50k bitrate? Paano manunod tao? Paano maging tanga? Yung ito mautak, pre. Hindi mo ginagamit, eh. 200! Two hundred!